maligayang pagbabalik na muli, mga kababayan. Sa mga bago pa lang po sa akin channel, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at hit ang notification bell para update kayo lagi sa mga video ko. Ang ating tatalakayin ay may kaugnayan sa sangkatauhan. Ang mga bagay ng simula, bawat bagay dito sa mundo ay may simula. Kung may simula, ay may pinagmulan. At kung may pinagmulan, ay may una-una bago ang mga sumunod. Kaya ang ating tatalakayin ay ang kauna-unahang tao na pinatay sa mundo o sa kasaysayan ng tao, ang umpisa ng sangkatauhan. Ating tuklasin sa pamamagitan ng mga banal na kasulatan. Book of Genesis, ang unang aklat sa Biblia. Ayon sa paniniwala ng mga Bible scholar, ay sinulat ang aklat ng Genesis na nasa taong 1450 BC hanggang 1400 BC. At ito marahil ay nasa 3400 years. Ang Genesis ay salitang Greek o Grego na ang ibig sabihin sa Hebreo ay Reshit. Kung liliwanagin sa English ay it begins with the creation of the universe in the beginning. At sa Tagalog, ang umpisa ng paglalang o ang umpisa. Dito sa aklat ng Genesis ay dito mo mababasa ang mga bagay-bagay ng una na riyan ang paglalang ng langit at ng lupa, paglalang ng mga bagay-bagay maging sa kalawakan, mga bagay-bagay dito sa lupa. Pagtapos lalangin ng Diyos ang mga bagay-bagay mapa sa kalawakan at dito sa lupa, alam mo ba na ang kahuli-huli ang nilalang niya ay ang tao? Oo, tama ka. Ang tao ang huli sa lahat ng mga bagay na nilalang ng Diyos. Ito ay si Adam. Nang malalangan ng Diyos, ang lahat ng mga bagay, maging ang mga hayop sa kapaligiran at lahat ng mga ibon sa impapawid, ay dinala lahat kay Adam upang mabigyan ng mga pangalan bawat isa. Oo, tama ang narinig mo. Si Adam ang nagbigay ng mga pangalan sa mga hayop at sa mga ibong na nasa impapawid. Ito ay nakasulat sa Genesis 2:19-20. At nilalang ng Panginoong Diyos sa lupa ang lahat ng hayop sa parang at ang lahat ng ibon sa impapawid at ipinagdala sa lalaki upang maalaman kung anong itatawag niya sa mga iyon. At ang bawat itinawag ng lalaki sa bawat kinapal na may buhay ay Yaon ang naging pangalan ni Yaon. At ipinangalan ng lalaki ang lahat ng mga hayop at ang mga ibon sa impapawid at ang bawat ganid sa parang. At nagkaroon si Adam ng asawang babae na mula sa kanyang mga tadyang at ito'y nakasulat sa Genesis 2:21-22. At sila ay nagkaroon ng anak na lalaki, ito ay si Cain. At sumunod, nagkaanak silang muli, ito naman ay si Abel na sumunod kay Cain. Dito sa ating kwento, si Abel ay tagapag-alaga ng mga tupa at si Cain naman ay magbubukid. Nang magkagayon, lumipas ang mga panahon ay nagdala si Cain ng handog na mga bunga sa Diyos. At nagdala din si Abel ng mga panganay ng kanyang mga kawan at mga taba at inihandog sa Diyos. At tinanggap ng Diyos si Abel at ang kanyang mga handog. Ngunit hindi tinanggap ng Diyos ang mga handog ni Cain at nagalit si Cain. Hanggang sa isang araw ay tinawag ni Cain ang kanyang kapatid na si Abel upang sila ay magpunta sa bukid o parang at sila nga ay naparoon kapwa. Nang sila ay nakarating na sa parang ay nagtindig si Cain at pinatay si Abel na kanyang kapatid. Thank you.
Bakit nagkaroon ng pagpatay? Bakit pinatay ni Cain si Abel? Ito ay nakasulat sa unang 1, versikulo 12. Basahin natin. Hindi gaya ni Cain na siya'y sama-sama at pinatay ang kanyang kapatid. At bakit niya pinatay? Sapagkat ang kanyang mga gawa ay masasama at ang mga gawa ng kanyang kapatid ay matuwid. Ayon, si Cain ay masama sa mata ng Diyos, kaya hindi tinanggap ang kanyang mga handog. At bakit tinanggap ng Diyos ang handog ni Abel? Ito ay mababasa natin sa aklat ng Hebreo, sa 4. Sa pananampalataya, si Abel ay naghandog sa Diyos ng lalong mabuting hain kaysa kay Cain. Sa pamagitan nito'y sinaksihan sa kanyang siya'y matuwid na nagpatotoo ang Diyos tungkol sa kanyang mga kaloob. Ayon ang ating kwento, si Abel ang unang taong pinatay sa kasaysayan ng tao. Siya ang kauna-unahang biktima ng pagpatay. Hanggang dito mga kababayan, hanggang sa muli, maraming salamat po. Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel ko.